Si MH Del Pilar ay tagasunod ni Rizal sa larangan ng A. Pagsusulat, B. Panggagamot, C. Simbahan, D. Pagbabaril. The correct answer, let's take a look at the correct answer. It's letter A, of course, pagsusulat. Okay? So, Sir Dennis Brid or Brady dito ay nagsabing La Solidaridad. Okay? So, tama po kayo. Si Rizal at si MH Del Pilar ay naging contributors po na sa La Solidaridad. Naging rivals pa nga po sila. So, itong sabi, closing days of 1890, there arose unfortunate rivalry between Rizal and MH Del Pilar for supremacy. This is based on their periodical, yung kanilang naging newspaper na La Solidaridad. Okay, now I have included here some of the pen names, ang iba sa mga sagisag panulat ng mga Pilipinong manunulat. Lumalabas din po ito sa LEP. Okay, so Jose Rizal, iba sa mga kanyang mga sulat sagisag panulat ay Dimasalang, Laong Laan, Agno, Lope K. Santos, Anak Bayan, Dr. Lucas La Candelita. Okay, Emilio Aguinaldo, Rosalio Magdalo, Magdalo, and so on. Okay, so please take a look at all these sagisag panulat ng mga Pilipinong manunulat, lumalabas din po ito sa LEP. So make sure that you have a copy of this. Now, malimit po sa nagiging tanong at nagiging confused ang mga students is between Jose de la Cruz at Jose Corazon de Jesus. Ang nagiging question po sa LEP ay sino ang kilalang Joseng Sisiu? Okay, sino ang kilala sa palayo na Joseng Sisiu? So your answer there should be Jose de la Cruz and not Jose Corazon de Jesus. Okay, so make sure that you know the difference between them. All right, so we proceed to more of our sagisag panulat. Okay, we also have Emilio Jacinto, Dimasilaw, Pinky Ann, Nick Joaquin, Quijano de Manila, lumalabas din malimit sa LEP si Nick Joaquin. Okay, so make sure that you know him. Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Tagailog, Virgilio Almario, also known as Rio Alma. Okay, so make sure that you take note of this. Ito ay kadalasan ding lumalabas sa LEP, Marcelo H. Del Pilar. Yung question po sa LEP is, alin sa mga sumusunod ang hindi naging sagisag panulat ni Marcelo H. Del Pilar? So, of course, yung answer nyo ay hindi Plaridel, hindi Dolores Manapat, hindi Piping Dilat, at hindi Siling Labuyo. Okay? All right, so again, please take screenshots, if you may. All right, we go to the next slide. All right, we have more sagisag panulat, Severino Reyes, Lola Bashang, siya ay tinaguriang ama ng maikling kwento no, sa Filipino. Fernando Maria Guerrero, nandiyan na, Amado Hernandez, Juan Luna, Apolinario Mabini, Jose Palma, Jose Maria Panganiban is Joe Mapa, Pascual Poblete, Anak Bayan, Mariano Ponce. Ito po ay lumalabas din sa LEP. Yung tanong ay pareho din sa MH Del Pilar. Alin sa mga sumusunod ang hindi sagisag panulat ni Mariano Ponce? Okay, so dapat yung choice nyo ay hindi Nanding, hindi Tikbalang, hindi Kalipulako. Jose Garcia Villa is one of the most notable authors that we have in English. So, lumalabas din ito sa LEP, tinatanong kayo ng LEP kung ano yung sagisag panulat, ano yung pen name ni Jose Garcia Villa. So, your answer would be Dove Cleon. Nagtatanong din minsan ng LEP kung sino ang pinakatanyag na manunulat sa Ingles sa mga Filipino. So, your answer would be Jose Garcia Villa.